na natin si Joel Maciado from Visayas. Andiyan, Joel Maru. Si ano, Coco Martino. Dito na muna sa formahan ni Gideon. Naka-leather jacket. Idol niyo po ba si Coco Martin? Ito yung pili sa akin. Ay, yun na napili. Nakaka-Coco Martin kasi lakas yung jacket niya. Lakas ng katingan, yun, no? Oo, lakas mga action star, eh. Oo, pero Kuya Joel, taga saan po kayo sa Visayas po? I'm from, actually from Binalbagan, pero dinadala ko Bacolod City. Bacolod? Oh, ay, nakapunta po ako dyan sa Lakawon. Ang ganda doon, di ba may floating bar po doon? Kaso sinong kasama mo nang pumunta ka doon? Siyempre, yung mga kilala ko. Sino yung kilala mo? Yung mga kilala baka ni Sammy. Kilala din namin yan. Oo, pero basta maganda yung memories, no? Oo, nakapunta na po ba kayo doon? Three times. Diba? Ang saya. Kaso na ano ako dun eh, na munti ka na ako magka-heat stroke doon. Sobrang init. Sobrang init. Baka naman kasi sobrang hot naman ang katabi mo nung kasama mo that time. Hindi, ang init nung panahon talaga noon kasi summer. Pero kayo po ba, ano bang hilig niyong gawin? Actually, ano ako eh, nagbabarko ako. Gano'n na po kayo katagal sa bar na nagbabarko? I started when I was 20. Now I'm 36. Wow, ang tagal! Ang tagal na sobra. Ano pong dahilan kung bakit ganun po kayo katagal sa ganung klaseng trabaho? Yun yung course ko, yun yung tinapos ko. But actually, hindi yun yung pinakagusto ko sana. Pero ano ba yung pinakagusto ko? Pinakagusto kong course sana, ano, pagiging architect. Architect? Mahilig ako mag-drawing. Wow. Paano po kayo napunta sa pagbabarko? Yung bahay namin nasa likod lang ng school, ng university. So, mas madali si Access. Oo. Pero ano pong work niyo dun sa barko? Navigating officer ako sa barko. Navigating officer? Paano po ginagawa ng navigating officer? As navigating officer, kami yung ano, kami yung gumagawa ng passage plan. Kung saan ka dadaan. Yung ruta ng barko. So, magaling po si Kuya ay magaling lumusot. Saan? Kasi passage plan daw eh. Magpalusot. Magpalusot. Pero saan ba pumupunta yung barko ninyo? Worldwide. Pero wow. Last vessel ko na yung ano namin, yung biyahe namin nasa Caribbean, US. Cruise ship ba ito o ano? Cargo ship. Ano po ba yung pinaka-memorable na lugar na napuntahan ninyo? Yung nalusutan niyo po. So far, Norway. Norway! Bakit puwarto meron doon? Ano, grabe yung challenge doon eh. Pag once na doon ka ng biyahe, grabe yung weather. Yes, malamig. Unpredictable. Sobrang lamig, tapos yung dagat sobrang... Hala! Ano pong experience ninyo doon? Di ba nakakatakot yan? Oo! To the point na akala mo katapusan na gano'n. Talaga? Ano pong ginawa? Hindi po ba nataranta yung mga kasamahan nyo? Dasal. Ay, powerful talaga yung dasal. Pero, Kuya, totoo ba yun? Yung mga nakikita namin sa movies na grabe talaga yung pag-ano ng barko, yung waves. Gano'n talaga yung... Humahampas talaga yung wave sa barko. May point na gano'n, pero hindi ko pa na-experience yung gano'n. Pero, hindi naman. Pwede, possible pa rin. Pero, Kuya, paano nyo nalalaman? Sabi mo, unpredictable. So, paano? Para susulong kayo regardless kung okay ang weather o hindi. Yeah. Pero na-experience ko once, na from Norway, papunta kaming Iceland. Yung supposed to be yung travel time is 3 days, inabot kami ng 7 days. Wow. Bakit naman po? May dahilan daw po ba nagkaganon? Yung weather masama talaga, tapos umaatras yung barko. Umaatras yung mismong barko nila. So pag masama po ang weather, hindi kayo umuusong, ganun po ba? Pwede naman na-divert yung route. Na-divert ang route. Tapos dyan papasok po yung trabaho. Yung maghahanap na kayo ngayon ng mga posibleng daanan. Pero curious po ako, paano po kayo nakakahanap ng lusutan? Eh, di ba sa gitna ng dagat, wala naman kayo nakikita? Parang walang dulo. May short. Ano pong ginagawa niyo para malaman kung saan dapat dadaan? Kasi ano naman yan eh, meron tayong mga charts. Ay, mga longitude na latitude. Mapaplot mo yung buong mundo. Tapos makikita. Magagawa mo kung saan kami dadaan. Ilang araw or buwan or linggo ba ang pinakamatagal na biyahe ninyo? From US to Europe, more than most, mga 3 weeks din sa matagal. 3 weeks na sa barko lang kayo nun mismo. Oh, walang break yun, dire-diretso. Nakakaroon din po ba ng singing contest din sa mga ganun? Ako, actually, hindi ako naka-ano ng mga singing contest. Karaoke lang ako. Karaoke.
Ah, meron. Nung college, once. Nung college? Sa, ano, intramurals. Oh. Intram, sa school. Nanalo po ba kayo noon? So far, nanalo naman. Aba. Pero ba't hindi nyo po ano, hindi nyo ito tinuloy, yung pag-contest? Wala eh. Walang chance na. Walang chance. Walang so, paano chance. Po kayo na hasa sa pagkanta? Nag-gigs po ba kayo? Wala eh. Nag-start ako actually sa church. Wow. Choir ng mga 9 years old. Mga ganun. Ang daming nakaka-encounter namin na magsisimula sa church. Sumasali din sa tawag ng tanghalan. Magandang training talaga yun. Nakapag-voice workshop ka din ba? Wala. Wala talaga. Wala. Grabe, dito ka na sa tawag ng tanghalan, no? Oo, in fairness, ibig sabihin magaling siya, no? Si Kuya Joel. Ano po ba yung mga genre na hilig niyong kantahin? Mga ano ko, yung mga Michael Bolton, Air Supply, ganun. Ano bang genre si Michael Bolton? Ano po ba mga kanta ni Michael Bolton? Ay, how am I supposed to live? Ay, sa kanya pala yung how am I supposed to live without you? Oh. Oh. Anong genre yun? Ballad ba yun? May pagka-ballad ba yun? Sige, rock ballad? Rock ballad? Rock ballad. Oo, ibig sabihin mga ganong klaseng ano pala. Pero since marami na po kayo napuntahan mga bansa, syempre na-compare nyo na po kung ano yung mga presyo sa iba't ibang bansa. Saan po yung pinakamahal ang bilihin? Norway. Mahal ang kroner. For comparison Norway. Lang po, kunwari kanin dito, ay may kanin ba dun? Kung ano po yung meron dun na meron dito, French i-compare fries. Nyo po. Sa kape, halimbawa. Sa kape. Oo nga. Mahal. Doon na sa ano eh, nasa 12 yata. $12. Which is? Mahal na. Medyo expensive plus. Yung sa ano. May isang cup lang yun. Sa ang bansa naman yung maraming ano, mandurukot. Colombia. Colombia! Why am I not surprised? Kinabana ko lang sabi niya, Pilipinas. Ibig sabihin mo lang ako. Colombia yung pinaka ano guys. Bakit po? Oo nga. Kasi may mga kasamahan kami ha. May mga kasamahan kami na sa barko mismo. Na ganun nga, pag-uwi sa barko, wala na silang mga wallet. Kasi Diyos ko, Lord. Pero saan naman para sa'yo yung pinaka magandang tingnan yung lugar na bansa? Visually appealing yung lugar. Yung tao. Dominican Republic. Ano po kung meron? Kahit saan eh, ang ganda. Ang ganda sa mata. Ganda yung ano po kung meron doon sa Dominican Republic? Simple lang yung lugar, pero ang mga buildings niya, napaka-ganda. Medyo old buildings na ba yung infrastructure classic. Nila, hindi nila tinitibag para gawa ng bago. Medyo classic yung dating. Oo, maganda yung ganun. Anong bansa naman yung pagbaba mo pa lang, yung halimuyak na mga babae ba ang bango? Yung halimuyak. Brazil. Ano ba yun? Brazil! Ano po bang meron sa mga Brazilian women? May pabang... Pwede na, ano? Yung Poland. Poland. Nagbago pagit po sa Brazil. Ano po nangyari? Ang layo na. Kasi yung ano eh, yung kahit saan ka, ano, kahit na yung mga nagtitinda. Magaganda. Siyempre naman, alam ko, taga doon na po. Pero yung bansa naman po favorite ninyo? Pilipinas, siyempre. Maliban sa Pilipinas. Totoo. Maliban sa Pilipinas. Mexico? Mexico. Yeah, Mexico. Bakit? Ano pong meron sa Mexico? Kasi yung trait ng barko namin halos doon eh. Parang nahulog na rin yung loob ko sa lugar. Kasi halos kapisado ko na. Ano ba ang pinaka-unique na pasalubong na nadala mo dito pa uwi galing sa ibang bansa? Unique na pasalubong? Yung galing kami ng ano? Yung nga sa Mexico, yung sa pyramid. Pyramid. Wow. Sa Mexico. Dinala mo yung pyramid? Hindi. Malaki yun ah. Hindi, yung ano lang, yung maliit. Yung parang mga Mayan. Nag-travel pa kami para mapuntahan yun eh. Nag-travel kami. So souvenir siya galing doon. Kanino mo binigay yung pasalubong? Sa mami ko. Yay! In fairness. Sentimental talaga. Oo. Daming kwento. Pero eto, nandito ka na sa tawag ng tanghalan. Ano bang ipinaglalaban mo at sumali ka ngayon? Sumali ako kasi yung mga friends ko, grabe yung encouragement nila eh. Sabi niya, sali ka, may boses ka, ganyan. Pero ako kulang talaga ako sa ano eh, sa tiwala sa sarili. Tiwala. Pero yung nga, sa push nila, eto, nandito na ako ngayon. Laban lang. Laban lang.